Hello, hello everyone. Good morning. So, ngayon, we will be having a tutorial on how to activate, no, your Audisend account, no. So, first, go to top up. Check mo dyan kung anong amount ang kailangan mo. Like $50, $100, $250, no. Tapos, choose natin yung USDT BEP20, no, yung pang-apat. Yan yung ating i-choose na network. Tapos click tayo ng continue, no. Tapos mapupunta kayo niyan doon sa payment, no. So all you have to do is check this QR code. Punta ka ng Binance mo, no. So pagpunta mo doon sa Binance mo, click mo yung withdraw. Pag click mo ng withdraw, meron doon via crypto network, no. Pag na-click mo na yung via crypto network, choose mo yung crypto network na BEP20, no. So scan mo yung code using your Binance. So eto $50 na activation. So all you have to do is go to your Binance, then withdraw $50, no. So kung ano yung nilagay mo, like kung $100, kada $100 yung i-click, i-withdraw mo sa Binance. Kung $250 ka, $250 din yung i-withdraw mo sa Binance. So eto, since $50 activation, so all you have to do is go to your Binance, tapos itutok mo yung QR code withdraw, tapos via crypto network, tapos itutok mo yung withdraw, no. Once na withdraw mo na siya, magsasabihan siya ng processing. Don't forget that the network should be BEP20, no, kasi pag tutok mo niyan doon sa yung QR, after noon lalabas na yung address, no, yung wallet address. Then pag lumabas na yung wallet address, sa baba niya papipiliin ka ng network. So please make sure na BEP20 din yung network na pipiliin mo. After mo napili yung network, lalagay mo na $50, then click ka withdraw. Pagka-click mo ng withdraw, mag-verify yung Binance. So either email verification and phone number verification. So email and phone number verification or facial recognition, no. So depende kung ano yung sinet niyo na settings doon sa Binance niyo. So in my case, facial recognition siya. But mostly pag baguhan, usually email and number verification. So once na send mo na yung Binance, magsasabihan siya ng processing, no. So processing time siguro mga 1 to 3 minutes. So wait mo lang. Once na kuha mo na siya, na-process na siya, 1 to 3 minutes mag-i-email yan, no. So pag nag-email na yan, magsasabi yan ng successfully withdrawn $50 or $100 or $250, depende sa iyong pinili, no. So pag na inform na yung Binance na successfully withdrawn, balik ka sa iyong Audisend dashboard, no. Tapos tingnan mo yung deposit na nasa tabi ng top up. Diyan papasok yung $50 or $100 or $250 na iyong winidraw, no. So refresh mo lang from Binance to Audisend siguro after ng email na nag-i-inform na successful, pili ka na. Wait ka lang ng mga 3 to 5 minutes, no. So ayan, refresh lang tayo. Hindi pa rin siya pumapasok, no. So refresh lang. So usually mga 3 yan, to 5 minutes bago siya lumabas, no. So again, top up, no. So the process is top up. After mo ng top up, type mo yung $50 or $100 or $200 or $1,000, then click next po, no. After po na click natin yung next,
diretso na po yan siya sa payment, no? So from the payment, pag lumabas na yung QR, gagawin nyo po ay i-scan nyo yung inyong Binance, no? So punta kayo ng Binance, withdraw, tapos pag-withdraw mo via crypto network, dalawa kasi yan, via P2P or crypto network. Pag P2P, so doon mo siya mawi-withdraw sa GCash mo, no? Pa or bank mo. Pag via crypto network, meaning ibabayad mo siya sa crypto network. So withdraw via crypto network, itututok mo yung QR code, tapos pag nakuha mo na yung wallet address, sa baba nun may nakalagay na what network, so BEP20. Make sure naka BEP20, no? So both are BEP20. So the Binance and the Odyssent dapat BEP20, ha. So lima yung, di ba, sa Odyssent lima yung options, no? So ayan na, lumabas na yung $50. Paglabas ng $50, punta tayo sa subscription, no? Paglabas ng $50, ayan na, sa deposit na. Wala pa pala. Tama ba siya, no? So, again, it would take like 1 to 2 minutes from Binance. Then, mag-email si Binance ng... Mag-email siya ng successfully withdrawn. After niya successfully withdrawn, siguro mga 3 to 5 minutes, no? So, hintayin natin ng 3 to 5 minutes bago lumabas yung $50 dyan sa ating account, no? So, for those na naka-promo, so meron po tayong $250. Pag naka-promo po tayo, doon po tayo sa may ATM, no, na $250. Pagdating naman doon sa account, no? So, dalawa kasi yan. You can either choose yung ATM or yung AI bot, no? So, usually, yung mga nagpo-position lang para lang makapag-position is they start with $50, no? So, $50, then AI bot. After po niyan, then you can start already connecting, no, your AI bot to your Binance. So, may other tutorials po ako on how to connect your AI bot to your Binance, no? Pwede nyo rin po yung tingnan. Then, you can message me on Facebook, no? Ronnie Jan Barrientos. Paki-message po ako sa Facebook. If you are not yet part of the company, we will be helping you, no? And we will be guiding you on how to join, no, this business venture. So, yun. Wait lang natin yung account ulit, no? So, at least mga 3 to 5 minutes bago pumasok yung $50. I think, ayan na siya, no? So, ayan na, pumasok na yung $50 sa iyong deposit account. Pag pumasok na po yan, punta po tayo sa subscriptions. So, sa subscriptions, you have the, again, ATM for the $50, for the bot for the $100, depende sa inyong kukunin. So, since this is just a positioning account, ATM lang tayo, no? So, click mo yung ATM, sa pinakababa, may nakalagay dyan next, no? Tapos magko-confirm siya yan ng yes or no. So once lumabas na yan, confirm mo lang yung yes, no? Tapos magsasabi siya ng subscription bought successfully. So yun na. Once it's successful, check mo dyan sa iyong account, no? So nakalagay dyan sa total PV is $50. So that means activated na yung account. You can already start the network, no? And once you can start the network, you can already start earning, no? By starting your network or promoting the business or informing people about this venture. Thank you so much and see you po sa ating next video.